Grabe. Sobrang dami mong pagpipilihan dito. Ang hilo ka talaga. Magkano po dito? Ay, nandun sila. 150 po ito. Ito ba yung hinahanap mo? Hindi. Naman kami ngayon sa Lucky Chinatown Mall. Annex 8 po yan, di ba? Lucky Chinatown Mall, Annex E. Pero puro mga party needs dito. Tapos nandito rin yung HMR. Pandi lahat for the prices, I see. Dito naman tayo sa taas. Dito sa IV party needs. Ang laki nila, ayan o. Oh. Ang daming foil balloons. May crayons kayo. Crayola? Ito. Ang dami. Kung gusto nyo ng foil balloons, dito madami. Tsaka mga giveaways. Ayan, oh. Gusto mo magpag-giveaway na yung ganyan? Magkano yung ganito? Po, 35. 3 for 100. 361. May mga pamaypay sila. Kailangan makahanap tayo ng pang ano, colorful something. Ay, ayun, pwede. Yung Rubik's Cube, magkano po? 212 pieces? 212 pieces. Magkano yung isa? 16 pesos. Ayan, andito yung mga foil balloons na hinahanap natin. Mermaid, 350, 12 pieces, 35 each. Yung mga ganitong bilog lang ate, magkano po? Magkano? 150 po. Ano po ba yun? Ayun, si... Marami na nangyari dito. Hello, may Sesame Street, may Elmo. Magkano yung ganito ate? 151 lang. Ay, wala kayong isa-isa? Wala. Ah, puro wholesale dito. 151 dasi. Pwede na rin. Pero, isang design lang yun. Dito naman. Wholesale dito. Isa lang ba isa lang? Ito, 25 banner. May photo bomb banner. Magkano to ate? 60. Ha? 50 pesos ito. Photo banner. Pang baby. First birthday. Ayan ah. Meron pang mermaid. Yung ganito ate, magkano po? Set na. Magkano po to ate? Magkano po? 60 pesos din. G-E-N-N-Y. Ang ganda. Ano ba tayo? Ito, happy birthday. Ate, itong happy birthday na buo, magkano? 172. Tapos itong hindi buo, yung happy birthday lang? 110. Mas mura to. Yung mga ganito, iisang presyo lang? 60 pesos din? 100. Ah, 200. Itong isang set na. Yung balloons yun na assorted na regular lang, 100 pieces, magkano po yun? 250, 100 pieces. 10 inches, anong size ng 250? At yung 10 inches, magkano? 180. Ay! Ano to, loot bag? Parang loot box. Asan yung nakabuong sample nito, ate? Box lang ba to? Parang flat? Magkano tong spaghetti box?
75, 10 pieces. Iba-ibang design. May Peppa Pig, may Cars, Paw Patrol. Ang cute ng Paw Patrol, oh. Mickey Mouse. Cars. Ang dami. 70 pesos, 10 pieces. Tapos itong mga, itong foil balloons, puro set lang sila eh. Wala silang tingi-tingi. Maghanap tayo ng para kay V. Itong decorative paper, magkano sa inyo to? 250. 250, 10 pieces? 8 pieces. Loma, LOL. Yung mga loot box na yun, ate, magkano po? 80, 10 pieces. Ganito kalaki yung party needs nitong IV party needs. Yan o. Parang isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na pwesto yata sila. So yung mga pang iba-iba naman, binyag, kasal, may mga trophy. Tapos malalaking balloons. Ang dami. Ay, ito meron sila. Magkano to, ate? 60? 60 din. Meron din silang mga mug. French fries holder. Pwede ditong ilagay yun, ah. Magkano po dito sa French fries? 75. Eh, mas mahal po ito kaysa sa mga ganito? Bakit 80 yan. Ah, ito 80. 10 pieces. Ito 75, ito 80. Meron yan sila. Oh, lalagyan na ng mga loot. Ayan. May nakita ko ditong mga parang yung binibenta sa Dapitan RT ito. May mga design na ganyan. Tapos mga rustic na display. Yun. Anong pwesto? 1J14. Sa ground floor lang to. Tapos medyo malapit lang to dun sa entrance. Magkano ulit ate yun? Yun, oh. 1.5. Magkano na lang? Plus. Magkano mas dun na? 1.3. Tapos yun daw, yung usong-uso, hanggang 450 hanggang 400 daw. Tapos ito naman, kakaiba. Ano ito ate, magkano? 550 last price. Tapos meron din silang yan, yung mga pan-display na umiilaw-ilaw. Yun, oo, ang ganda. Itong parang chimney, ate, magkano yung maliit? 1.5, 1.7 yung malaki. 1.5, tapos 1.7 yung malaki. Tapos meron din silang yan, yung mga pang-display na... ano yun? Abstract shapes ba? Anong tawag sa ganito, ate? Fairy light, diba? Lampshade, ayan. So, mga aeroplano. Hala, oh. Air Asia. Masa yung kay Daddy Vince dyan? Wala. Ninang Macy Jetstar. 5J. Tita Bebe. Wala yung kay Daddy. Hanapin nga natin. Hanapin mo yung aeroplano nila, Daddy. Tingnan natin kung meron dito. Parang wala. Wala. Ang cute. Oh. Magkano yung mga aeroplano, ate? Ganda. 200. Last price. 150 na lang. Last price na lang yung bigay niya. Marami sila dito pwedeng pang giveaways. Saka pwedeng pang regalo sa... Regalo sa Pasko or birthday, ganyan. Ayan o. Hala, ito yung gusto ko. Life is what you bake it. Hala, coffee. Ate, magkano yung coffee na ganito? 380. Wala lang, ano last price? 350 daw. Naalala tuloy ako. Anong coffee? Ako nakakita ng pang-kape. Ito, ate, ito, magkano to?
450. Babalikan ko ito pag mabigat din. 450. Ay, sorry po. Babalikan ko yun pag. Ayun guys, so nandito kami ngayon ni Venice. Kasama ko si Venice. Nandito kami sa may Santa Elena Street at dito daw yung mga murang party dito sa mga toys kung pupuntahan namin yun. Ang palatandaan lang naman dito is yung sobrang tarik na escalator. Ayan. Ayan siya. Oh, matarik. Tapos pag akyat mo yan, toys agad. Ang daming mga... series. Hello. Magkano to, ate? Yan. Ano yan? Isang box? Apo. 840 po. 840 in 12 pieces? Ito po, ate. Ha? 372. Ayan. Grabe. Sobrang dami yung pagpipilian dito. Magkano po dito? Ay, nandun sila. 150 po ito. Ito ba yung hinahanap mo? Hindi. Ano po ito? Parang magiging objects. Ah, okay. Ah, ayun. Magkano po dito? 150. 150 ang isa. Ay, ito. Ang cute. Ito, ate, magkano to? Magkano to, ate? Ayan po, 120. 120. Last price nyo? Hindi na po. Last price na. May kasama ng kuchilyo to? Opo, ma'am. Maghanap tayo ng medyo marami. May pang poker dito, may mga parang sand play. Ayun, at sang patutak na mga laruan pa dun. Mga pang girls. Dito naman, puro Lego. Sa Santa Elena, ito rin yung tindahan ng mga toys. Ayan, ang gaganda oh. Tapos meron na silang pwedeng pang giveaways to na set eh. Ang hanap lang ako ng pwede kayo din. Pang mga prizes. Ayan oh. Ang lalaki. Nandito kami sa B185 sa may Annex A ng Lucky Chinatown. Tapos yung mga candies nila dito, ayan, 420 grams daw, 55 pesos. Yung mga pang-dessert buffet. Tapos yung mga marshmallow nila, ayan, 100 pesos. Dito naman yung maraming mga chocolate na imported. Wala oh, ayan. And
meron din ditong mga jelly. Itong mga jelly na to, mga gawa to sa Navota, saka sa Malabon. May mango. Yan, meron pang mahahaba sticks na jelly. Yan, ang dami. Grabe, ang dami dito. Jelly. Sobrang dami. Ito yung super jumbo na marshmallow, 350. Ayan din. Actually, kanina pa, medyo nagpahinga lang ako sa set ng damit. Ayan, kasi sobrang usok. Ang traffic, pag Sapado talaga, pag papuntang Divisoria, kaya mas okay kung pupunta ka either weekday or siguro maaga. So, ayun yung advice ko pag pupunta kayo dun. Kasi sobrang, ang dami talagang tao. Siguro mga nag-Halloween shopping o mga nag-Christmas shopping na yung iba. Ayan, so, nalista ko na nga pala yung mga na pamili namin. At tingnan natin kung sumakto ba tayo sa budget. Ayan. So, ayan. So, unahin natin yung mga pang decors, yung mga pang sa balloons. So, hindi naman na ganun kadami yung binili kong balloons kasi nga, dun sa venue, sa Jollibee magbabirthday city yan. So, mayroon naman ng free balloons dun. Based lang dun sa mga gusto kong decorations, yung mga binili ko. So, ayan. So, ang una ay bumili ako ng 2 packs na ito, yung tigo 100 pieces na assorted color. Kasi ang theme ni Vien sa birthday niya is rainbow and crayons theme birthday. Medyo mahirap hanapan kasi dito sa Philippines wala masyado ng crayons. Sa Divisoria wala masyado. Ayan. So, pero ito, ayan. 2 packs na to. Ito yung pinakamurang nakita ko. Siguro dahil sa brand na rin. Pero, it's by Decotex. And this is helium quality na. Tapos, biodegradable. So, 100 pieces to. Tapos, 150 pesos. So, dalawa siya, 300 pesos. Yan. Tapos, bumili din ako ng letter foil. Itong dalawang to sa same store ko to pinagbilhan. So, okay ko na yun. Doon ako talaga lagi bumibili. Kasi nasa may bungad lang siya ng 168. So, parang pag nagmamadali ka, punta ka na lang doon. Hindi mo na kailangan mag-ikot-ikot mag-canvas. Kasi, wholesale price na yung binibili nila. Marami silang mga customers na online nag-order sa kanila. So, ayan. Bumili ako ng letter foil na balloons. Para i-spell out yung name ni Vien. So, ayan. So, 6 pieces to at this is 15 pesos each. Ganito lang siya kalaki ha. Siguro mga 14 inches to. Ayan. So, 15 pesos each. That's 90 pesos. Ayan. So, next. Itong sunod na nabili ko. Nabili ko to sa may malapit dun sa toy shop na sikat. Nabilihan na wholesale. Ina sa tapat ng Divisoria Mall. So, ito yung nasa tumbok ng Tabora. Nasa corner siya eh. Tapos, mahirap siyang hanapin kasi nga, dun sa paligid niya, maraming mga vendor na nakalagay. So, may mga vendor ng mga gulay doon. So, hanapin nyo na lang siya. Mga party needs doon, tsaka mga candies. So, yan. So, bumili ako. Ito yung para sa centerpiece. Yan. Foil balloons to. So, bumili ako ng red, ng pink, at saka ng orange. So, ito, parang ang laki nga nito, no? Pero sa bagay, bahala na kung ano yung magagawa dyan. So, ito ay 12 pieces for 150 pesos. Tapos, doon naman sa Lucky Chinatown, bumili ako doon kasi may mga tingi-tingi doon na balloons. Puro party needs din doon. Malapit yun sa HMR. May HMR kasi doon sa Annex A ng Lucky Chinatown. Meron doon yung floor na yun na puro party needs siya. Tsaka yung mga chocolates. Tsaka yung mga imported na mga pagkain. Pagkain, chocolate, biscuits, ganyan, chichiria. Parang yung mga binibenta sa SNR tsaka sa Landers. Ayan. So, bumili ako doon. Sa isang floor doon, bumili ako ng Linkin balloons. Kasi para makagawa tayo ng art. So, instead na bumili ako nung parang sa crepe paper. Kasi parang ang mahal, 65 pesos yung isang 12 pieces yata yun na pack. Bumili na ako ng linking balloons.
55 pesos. This is 20 pieces na para makapag-art na lang tayo. Hindi na tayo magbabackdrop. Ayan. Tapos, bumili din ako ng 50 pesos worth ng 5 inches na balloons para dun sa mga gitna nung tower. Ay, hindi tower. Arc. Nung parang cake arc yun. Hindi natin. This is 50 pesos for 50 pieces. Assorted colors din yung pinuha ko. Ayan. So, 50 pieces na ganyan. So, ang nagastos ko para dun sa mga balloon decors ay 645 pesos. So, pwede na. Nasa budget pa rin naman. Tsaka, di ba sa Jollibee, may balloons naman na silang decor doon. So, dadagdagan na lang namin para magmukha namang mas lively. Tapos, yan. Mapunta naman tayo sa Samba next. Sa mga candies muna. Hindi ako dapat bibili doon ng candies kasi bala ko sana sa All About Baking ako bibili ng mga candies. Pero since parang napansin ko, mura din naman doon, kumuha na ako ng konti. Yung mga ilalagay natin sa sweets buffet. So, ang mga binili ko ay iba-ibang store yung mga pinagbilhan ko. Pero kung saan lang din ako pumunta at may nakitang parang tingin ko ay mura, kinuha ko na siya. Ayan. So, unahin natin yung mga ito mga candies. Ito, saan ko ito nabili? Kung saan ko nabili yung foil balloons na binigay sa akin ng wholesale na assorted. Dito ko yun nabili. Ang mga binili kong candies, hindi yung China. Ito yung mga galing sa Malabon. So, Philippine-made yung mga kinuha kong candies. So, this is 25 pesos. Nakita ko to sa may Lucky China. Yung isang store na buong puro party needs, 35 pesos. So, mura talaga. Sabi rin naman sa akin ni ate, mura daw sa kanila. Hindi lang ako nakapag-vlog masyado doon. Pasensya na guys. Kasi nandun yung may-ari. Ayaw nung may-ari na may mag-video. So, ayan. So, bumili ako ng ube. 25 pesos guys. So, this is 60 pieces. 25 pesos. Lalagay lang natin to sa dessert buffet. Hindi na ako mag-giveaways. Yung giveaways na isa-isa. So, ang gusto ko na lang, parang may dessert buffet doon. May candy buffet doon. Tapos, parang get your own giveaway. Ganun na lang yung gagawin ko. Para mas tipid, mas budgeted. Plus, makakain pa nila kasi, di ba, pagkain naman yun. Ayan. So, yan. Bumila ko ng strawberry. Tapos, ng melon. And orange. So, ito ay 100 pesos na kaya. Ah. Tapos, bumili rin ako sa kanila. Mura rin to sa kanila. Yung gummy banana. Isang kilo na to. Ito ay 150 pesos. So, bumili ako ng gummy banana. Tapos, bumili rin ako ng sour gummy strawberry. Sour strawberry gummy. 150 pesos po. Isang kilo na siya. Kaya sobrang ang bigat. Ang hirap mag-ikot kasi ang bigat. Nakakaawa na nga si Venice kasi nga, yung parang syempre ang daming tao, siksikan, tapos, ayun. Anyway, malakas din naman ang endurance niya sa lakaran, kaya okay na. So that is, magkaroon na tayo, 200, 300, 400 pesos na tayo. Tapos, nung nagpunta ako dun sa may Lucky Chinatown, yung Annex A, meron din dun mga candies. So bumili ako nitong mga lollipop nila. Ito ay 3, 4, 100. So yan, dalawang mahaba. Tapos, isang circle. Tapos, meron din silang tingiting. Ito yung gusto ko. Kaya lang sabi ko, parang 150. Kung bibila ko ng isang pack dun sa pinuntahan ko sa May Tabora, parang wala na sa budget ko. Eh, tamang-tama, nakakita ako nito. Itong gummy worms na to ay 50 sour worms. Ito ay 55 pesos. Doon din, malapit sa mga nagbibenta ng mga chocolates, ng mga jelly eggs, ng mga imported goodies. Nakabili ako doon ng mga marshmallows. So, meron ito ay 50 pesos. Ito, bumili ako ng jumbo mallows. Kasi balak namin itong i-coat ng chocolate tapos lagyan ng sprinkles. Tapos, ng ito, na parang siyang watermelon. Tapos, itong parang spiral na design. So, 50 pesos each. So, lahat ng nagastos ko for the sweet buffet, mga additional para sa sweet buffet ay 705 pesos. Yun.
balik, konti na lang idadagdag ko dito. Kasi magbe-bake din ako ng mga cookies eh. So parang hindi ako mag-splurge siya ano sa mga prices, pero mag-splurge ako sa ano, giveaways nila na dessert, kasi paramihan ng mga bisita ko, yun yung hapon kapag nag-organize ako ng party, yung mga dessert na ginagawa ko. Pero hindi ako masyadong gagawa ngayon, magbe-bake kasi nakakapagod. Cookies lang yung pinaka-ibibig ko. Tapos yung iba, yun nga, mga melted chocolates. Tapos iko-coat lang namin yung mga candies. Yan. Tapos, let's go to the prices. Yan. The prices. So, sa Jollibee, 2 hours lang naman. So, konti lang din naman yung, ano, yung time para sa games. Normally, yung 1 hour para sa eating, di ba? Eating, tapos may show si Jollibee. So, yung games talaga, very limited. So, konti lang din yung mga pinili ko. Pero, inline pa rin dun sa rainbow theme ng party ni Ben. Okay, so, bumili ako for the boys. Yung mga prices for the boys, bumili ako ng Rubik's Cube. Ito. Yung pinili ko yung nasa ganito na para medyo magandang tingnan. Ayan. So, itong Rubik's Cube na to, ito ay 35 pesos at nabili ko to sa 999 mall. 6 na Rubik's Cube yung binili ko. Tapos, for the girls, bumili din ako ng mga itong cute na mga coin purse. Ayan. So, yung uso ngayon, yung nagaganyan-ganyan. So, satisfying dito. Ayan, oh. Ayan. So, bumili ako ng wholesale din yung binili ko, 12 pieces. Pero assorted niya binigay. So, may isang ganito parang pastel colors. Tapos, isang medyo dark na colors. Tapos, meron din yung bilog. So, parang tatlong klase yung binili ko. Tig 4 pieces each. So, ito ay 18 pesos kada isa. Tapos, 12 pieces yung binili ko. Ayan. Tapos, last na to. Eggs. Bumili lang ako ng parang egg. Tapos, sa loob nito, may dinosaur. Nakutan lang ako sa color. Ay! Ayan. Ayan. May dinosaur sa loob. Tapos, parang bubuin nila yung dinosaur. So, ayan. Yan siya. Bumili ako nito. 35 pesos din to isa. Ano? At plus yung mga prices pa na kasama dun sa party favor ng Jollibee. So, pwede na yun. Sakto na siya. Ang total lahat for the prices ay 636 pesos. So, all in all, lahat ng nagastos ko sa divisory ay 1,986 pesos. So, swak na swak siya sa budget. Halos wala pang 1,500 yung nagastos ko. Kasi yung sa dessert buffet, separate yung budget ko dyan. Eh, nabili ko na rin siya dun sa budget lang na hawak ko for decorations and giveaway. So, saktong-sakto talaga siya. So, napakamura talaga sa DV pagka medyo malakihan yung i-organize nyo, lalo na kung malakihan nyo i-organize na party. Sobrang makakatipid talaga kayo. Yun nga lang, medyo nakakapagod. Pero, ang laki rin naman ng matitipid. Ayan. Tapos, magkakadikit lang yung mga mall dun. So, yung 168, yung 199, yung Lucky Chinatown. Tapos yung konting lakad mo lang, paglabas mo ng 168, nandun na yung Divisoria Mall. Tapos yung mga sa Tabora, ayan, ang dami-dami pa doon. Hindi ko na masyadong na-vlog kasi nga, ang lakas ng ulan, ang daming tao, siksikan, sobrang init. Basta, ayun. Pero, tinry ko naman yung best ko na i-vlog yung lahat ng makakaya ko. Ayun nga pala guys, so since kasama ko si... Nag-strump ng camera. So, since kasama ko si Vinny, at medyo napagod siya, syempre, meron din siyang fries. Ayan. So, bumili kami ng gusto niya. Sabi niya, gusto daw kasi niya ito. Saan ba ito galing? Made in China. Pero ito, oh, ang cute niya. Ang daming ganito doon ngayon. Ayan, tingnan niyo, oh, meron siyang... Ayan, oh, diba? Ang cute. Oh. Sobrang cute. Pencil case siya. Tapos may tubig sa loob. Tapos may parang glittery stuff. Kaya sabi ko sa kanya, dapat huwag itong mabubutas. Kasi, pero mukha naman makapal yung tela niya. Ay, yung plastic niya. So, ito ay 170 pesos. Tapos, nabili namin to sa 999. Pero, ang dami nito nakakalat to ngayon.
yung ganitong mga styling. Parang, ano ba tawag dito? Hindi ko alam eh. Anong tawag dito eh? Yung ganitong color, hindi ko alam. Sorry. Comment down below kung anong tawag dito sa color na to. Kasi, pero ayan. Parang mala unicorn something. Pero pusa, kasi gusto niya yung pusa. 100 pesos. So, yun lang po. Dito ko na po end yung vlog. At maraming salamat po ulit sa panonood nyo. Kung meron po kayong question, may hindi ako ma-explain ng maayos, comment down below and try ko yung best ko na sagutin. Ayun lang po. Maraming salamat. Bye!